Matagal akong hindi nakapag-vlog, kaya ngayon magkukwentuhan muna tayo. May mga tanong akong sasagutin ng mga followers ko, lalo na sa TikTok, na ayun yung lagi nilang tinatanong sa akin. Kaya dito ko na lang siya sasagutin sa aking YouTube channel. Assalamualaikum guys! Welcome back to my channel, Tan Qureshi Vlogs. Kumusta kayo guys? Inshallah na sa mabuti kayong kalagayan. Lagi ko pinapaalala. Don't forget to say Alhamdulillah all the time. Yung mga bago sa channel ko, my name is Zhai. I'm a Filipina and I'm married to an Indian man. Bago ang lahat guys, papakita ko muna sa inyo itong mga aking mga, oh cute diba? Mga Indian accessories ko yan sa Qureshi Fashion. Yan. I-follow nyo ako guys sa aking Facebook page and meron din ako sa Shopee. Okay? Ayan. Galing sa India. Ito yung mga nose. Ito yun yan. Lagi, hindi na ninyo kailangan magpabutas ng ilong or something, diba? Para makapagsuot niya. O, oh, ito. Necklace. O, oh, diba? Yan. So, sinabi ko nga sa inyo guys na meron akong sasagutin na tanong ngayon. Na paulit-ulit ko kasing naririnig na tinatanong sa akin or paulit-ulit kong natatanggap na message or comment. Yan, sa TikTok ko, sa Facebook page ko. Yan, pakifollow na rin yung Facebook page natin na Tan Qureshi Vlogs. Cute guys, no? Diba? Oh, Qureshi Fashion yan, guys. Follow nyo rin ako doon. So, yun. Ito ang isa sa mga tanong na lagi ko natatanggap, mga Pilipina. Yun. Ate Zhai, itong Indiano na kakilala ko, akala ko ba family-oriented sila? Eh bakit may asawa rin sila sa India, eh naghahanap pa rin sila ng girlfriend na Filipina? Oh, ano kaya yung sasagot nyo rito? Kayo nga guys, i-share din ninyo yung inyong thoughts, inyong mga masasuggest na isasagot natin dito sa tanong na to na madalas ko natatanggap. Ito ah, ilalahatin ko na. Yung may mga ganitong tanong, ganito yun. Okay, ito yung sagot dyan. Yes, family-oriented ang majority ng mga Indian men. Okay? Hindi ko naman sinabing lahat sila family-oriented. Kasi meron pa rin mga nagloloko dahil lalaki din yan. Okay? Kahit pa gano'ng ka-family-oriented ang isang lalaki, kung meron silang mauutong Pilipina, okay? Ulitin ko, kung meron silang mauutong Pilipina, magluloko at magluloko yan sa asawa nila. Okay? Kung nakikita nila na merong papatol pa rin sa kanila, kahit may asawa na sila, lalaki yan. Hindi yan basta-basta, alam mo yun, makokontrol. Kaya nasa sa atin yung mga Pilipina. Kung tayo ay papatol sa mga ganitong lalaki, sa ganitong Indiano, yung mga ganitong bagay, hindi na dapat tinatanong to eh. Alam niyo yun? Kasi wala namang seryosong lalaki na magmamahal sa inyo, okay, na married siya. Kahit ano ba lahi yung napangasawa niya, kahit sabihin pa niya na fixed marriage lang siya, kaya hindi daw niya mahal, hindi eh. Hindi. Okay? Kasi sa India, okay, mostly sa kanila ay talagang dumadaan sa arranged marriage kesa sa love marriage. Pero, sagrado masyado ang kanilang marriage. Kaya yung divorce rate doon ay napakababa. Kasi masyado nilang nire-respeto ang kasal. Yan, kahit pa wala silang pagmamahal doon sa asawa nila, natututunan pa rin nilang mahalin yun. Okay? So, ikaw, Pilipina, kung gusto mong respetuhin ang sarili mo, respetuhin mo rin yung asawa ng Indiano na sinasabi mo. Okay? Ito lang ang lagi niyong iisipin. Kapag may Indiano na nagsabi sa inyo na married na siya sa India, tapos mahal ka daw niya, huwag kayo maniwala sa ganun. Okay? Common sense lang yun. Gusto lang niyang makita kung gano'n ka ka-eng-eng, kung gano'n ka ka-uto-uto, at papatulan mo pa rin siya. Alam mo, naawa din ako sa... Alam, ganito yun guys eh. Hindi ko naman dinadjudge yung mga Pilipina na na-fall sa ganito. Okay? Minsan accepted pa or acceptable pa yung mga sitwasyon na tinago ng lalaki na married siya. Okay? Na walang alam to si Pilipina. Pero, napakadami pa rin mga Pilipina na alam na married yung lalaki, married ang Indiano.
or papunta sa love marriage, ay papunta sa arranged marriage yung lalaki sa kapwa niya Indian, eh andun pa rin sa Pilipina na naghihintay. Wala namang masama kung maghihintay ka, di ba? Pero isipin mo rin ang sarili mo. Dahil in the end, tayo mga babae, ang lugi sa ganito. Tayo yung agrabyado. Tayo yung hindi nirespeto. Okay? So yun. Meron ding nagsasabi, isa rin sa mga question na gusto kong sagutin ngayon sa vlog ko today. Ito daw si Indian man ay married sa India and siya daw single. May chance daw ba na ikasal sila? Ito tatandaan natin ha. Sa pagpapakasal kasi, inahanapan niya ng mga requirements. Okay? Inahanapan niya, lalo na sa India, kung Hindu ka, o Christian, o Catholic, pera yata sa Muslim. Okay? Inahanapan niya ng bachelorhood yata, certificate of bachelorhood. Parang ganun. Parang single na sa akin. Yun. Medyo marami naman kasing bachelor dyan. Hindi lang naman Indian ang nandyan. Huwag tayo magsumiksik. Okay? Masyado bang in demand yung mga Indiano? Para yun na lang yung i-focus natin. Maraming matitinong Indiano. Oo naman. Alhamdulillah, isa yung asawa ko doon. Di, mga kaibigan ko din, mga asawa nila, ganyan. Pero marami pa rin Indiano ang loko-loko. Huwag niyong isipin na porket Indiano ay loyal na, hindi na nababaero, hindi na nanakit, hindi alcoholic, lalaki pa rin yan. Okay, hindi yan nakikita sa pagiging, kung ano yung nationality ng isang tao. Di ba? Kagaya natin sa mga Pilipino din. Hindi naman lahat ng Pilipino ay bading. Di ba? Ayun yung kumakalat kasi sa ibang bansa eh, na lahat ng Pilipino ay bakla. Hindi ganun. Siyempre, marami ding mga Pilipino din na responsable, stick to one, okay, loyal sa pamilya, loyal sa asawa, marami din ganun. Huwag nating lahatin. So, yun lang. Ayun lang, nilahat ko lang yung sagot, okay, para doon sa mga nagtatanong at magtatanong pa, bumili na lang kayo nito. Okay? Ayan o. Ganda, di ba? Bili na lang kayo nito. Marami ako doon sa aking shop. Okay? Sa Qureshi Fashion ko, sa Shopee, tsaka sa Facebook page. So, yun lang, guys. Till our next vlog. Sana may natutunan kayo ngayon sa channel ko. Mga Pilipina dyan, hinay-hinay lang kayo. Ang Indiano, kahit ano pang lahi, kahit Filipino, Arabo, Pakistani, once na may asawa yan, huwag na kayong pumasok sa ganitong relasyon. Dahil pag lumalim pa yung pagmamahalan yung dalawa, lalo kayong makakasakit ng ibang tao. Go for single man. Yun na lang. Medyo matagal, medyo mahirap hanapin, pero mas maganda naman ang mangyayari sa buhay ninyo pag ganun. Mas importante, wala kayong tinatapakang tao. Wala kayong tinatapakang relasyon. Kasi kahit kailan, hindi kayo magiging masaya. Okay ba yon? So, till our next vlog, my name is Zhai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay guys, bye!